Mga kagoy! Nakakain na ba kayo ng kaliskis ng Pangasinan? Kung hindi pa mga tol, ituturo ko na lang kung paano namin ginagawa ang kaliskis dito. Basta meron kang mga ingredients, napakadali na lang yan. Mga ganitong luto talaga, mapaparami ka talaga ng kanin. Itsura pa nga lang, talagang ma-high-blood ka. Tara, let's G! Umaga pa nga lang mga kagoy, pumunta na nga ako ng palengke namin para bumili ng mga laman ng baka. Bali, isang kilo pala'y nasa 220. Kilalanay na rin ako bumili ng kaliskes para mabilis maubos yung kanilang paninda. Tumingin na rin ako ng laman loob at laman para sa iluluto nating kaliskes. At humingin na rin ako ng maraming balutan dahil masarap rin yung sebo kapag nasa kaliskes. At bumili na rin ako ng mga rekado na gagamitin natin sa pagluluto ng kaliskes. Nung pagkauwi ko ng mga kagoy, saka ako naman agad hinugasan itong aking nabiling kaliskes. 2 kilo pala ang binili natin dito. Kung titignan mo, parang nakakatakot yung mga binili natin. Pero pag kinain naman natin yan, sobrang sarap. Bali, kanina umaga ko pala binili yan at hapon na nga, tumigas na rin sa pagkayelo yung binili natin. Kaya hugasan natin ng maigi. At nung nahugasan na nga natin itong ating nabili, agad ko na nga kinuha yung malaking talyasin namin para maumpisahan ko na nga. Sinindi ko na nga yung aming kalan. Kumuha ng maraming tubig na wasa para sa ating pagpapakulo. Bukod sa pigar-pigar na pinagmamalaki ng Pangasinan, isa din sa pinagmamalaki namin dito sa Pangasinan itong kaliskes. Dahil sa sobrang sarap na pagkakaluto ng kaliskes dito sa kahit amin. Kahit saan ka pumunta, meron nagbebenta nito. Karamihan sa nagbebenta ng kaliskes ay matatagpuan sa Binmali at Dagupan. Bali, pakukulin lang naman natin ito ng mga 2 oras. Hanggang lumambot itong mga nabili natin. Dahil medyo may katigasan ng mga ito. Almost 2 hours na nga natin pinapakuluan itong ating binili. Kaya hahanguin natin itong mga kagoy para hiwain ito. Baka magtaka kayo bakit merong plastic dyan. Bali, yan pala yung dugo na ilalagay natin. Humingi na rin ako sa tendera. Dahil masarap rin kasi kapag may dugo. Paghahati ng ganito ay sobrang liliit lang. Ganito kasi ang nakasanayan namin sa paghahati kapag gumagawa kami ng kaliskes. Yung mga binili nating laman loob, ang naging itsura niya parang ang liliit na. Bago natin hatiin ang kaliskes, palalamigin muna natin. At habang pinapalamigan natin ay naghiwa muna nga ako dito ng sibuyas. At bawang na gagamitin natin sa ating paggisa. At maglalagay rin tayo dito ng luya pampatanggal ng lansa. Napakadali lang naman ang mga ingredients nito para makagawa ka ng sariling kaliskes. At sa nga pala, kung umabot ka pala sa video ito, pakicomment naman kung taga saan ka at anong oras mo na papanood ang aking vlog para alam ko kung saan umabot tong aking video. At eto na nga, naghahati na nga tayo ng ating mga laman mga loob. Kagoy, kapag pupunta kayo ng Pangasinan, subukan yung kumain ng kaliskes dito. Legit, napakasolid ng pagkakaluto. May mga kaliskes rin kasi nagbebenta dito mga meron tol. Meron yung kaliskes na matamis at meron yung kaliskes na hindi matamis. Kung kakain kayo ng ganito sa Pangasinan, subukan nyo yung hindi matamis. Basta lahat ng laman loob, kailangan mong hatiin. May mga tuwalya rin tayong binili. Hindi lang laman loob ang aking kinuha. At mga ilang minuto nga mga kagoy, tinanggal ko na nga yung plastic para mahiwa ko na nga itong dugo. Nag-add lang naman ako ng konting dugo dyan mga tol. Hati lang natin yan ng maliliit. Baligunting na nga lang ang paghahati natin dito, hindi na kutsilyo. Aray, hindi na rin ako mapasok dito. Meron kasi tayong kanya-kanyang version na pagluluto ng kaliskes. Basta makaluto lang ng ganito mga tol. At feel mo masarap, okay-okay na yun. O tara, umpisa na natin ang pagluluto. Naglagay muna nga ako ng konting mantika dito sa ating malaking talyasin. Ay syempre, yung mga ginayak nating sibuyas, bawang at luya, pagsasamahin lang natin dahil yan. Dahil igigisa lang natin yan ng maigi mga kagoy. Haluin mo to the left, to the right, hanggang maluto itong ating ginigisa. At kapag naluto na mga kagoy, saka mo naman na ilalagay yung mga laman loob na hiniwa mo. O baka magtaka kayo na matigas pa yan. Hindi po, malambot na po yan. Yan, imekos-mekos lang natin yan. At saka naman titimplahan yan ng konti. Naglagay na nga ako ng karampot ng buhangin para maalsa yung ating kaliskes. At naglagay na rin tayo ng asin na palaging gising. Saktuan muna yung pagtitimpla natin dito. At saka haluin naman natin ito ng maigi. Saka maglalagay tayo dito ng maraming sebo. Dito sa Pangasinan, ang tawag namin sa sebo ay balutak. Baka dyan sa inyo mga kagoy, iba ang tawag. At after nyan, haluin mo ulit ito hanggang maluto rin yung mga sebo. Relate ko pa lang na ilagay yung sebo natin dyan. Pero goods lang naman yan. Dahil madali lang naman iluto yan. Diba, sabi ko sa inyo, madali lang maluto eh. Kaya agad-agad na nga ako naglagay dito ng 2 tubig na wasa. Bali, 2 lang pala yung nilagay natin dito na tubig na wasa. Dahil yung pinagpakuluan yung ating laman, yun rin ang ating magiging sabaw. Kaya nag-add ulit ako dito ng maraming buhangin para mas lalong sumarap yung ating nilulutong kaluskus. At imimix lang natin yan ng maigi. At after nyan mga kagoy, bubuhos naman natin dito yung pinagpakuluan natin na meron ng kasamang mga dugo. At pagkatapos, saka mo naman nahaluin ulit. At hihintayin natin ulit itong kumulo. Pakukulin lang natin ulit ito ng 1 oras. Hindi lang basta-basta ang pagluluto dito sa kaliskes. Kailangan talaga sa kaliskes ay malambot talaga ang pagkakaluto dito. Ay mga kagoy, kung gusto mong maging makulay itong iniluluto mo, maglalagay lang tayo dito ng atswete. Depende sa inyo mga kagoy kung gaano kakulay ang gusto mo. Basta ako kapag naging orange na, pwedeng-pwede na yun. Yung ganito
ganito ang naging itsura niya. Yan ang tinatawag naming kaluskus. Bali, naglagay lang pala ako dyan ng dalawang nor cubes at konting asin. At konting patis. At mga ilang minuto nga, ganito na lang ang itsura ng ating kaluskus. Ay, pwede nang pampulutan to, hindi na lang pang ulam. O paano ba yan? Luto na yung kaluskus na niluto ko. Napaka-solid, pati yung mga sebo lumulutang. Makakain na ba kayo ng kaluskus? O tara dito sa bahay. Itagay na lang natin ito, masarap ipulutan. Agoy!